dead. But really prepared for them. Good to hear. What kind of preparation? Just like looking at the drafts and stuff? March prepared for us. So they're just laughing and running away. So that's pretty concerning stuff. Also, the rest of Gambit is watching, so now I know I have such high... WWE sounds small. All right, man. Thank you so much for taking some time. We'll see you soon. Get out there and kick some ass. All right. Back to you guys. Go, run! Okay na. Okay, guys. Waiting lang tayo. Pag-start, ha? Pag nag-start na sila, start na rin tayo. Ganun lang yon, basic lang yan. Pero make sure na i-share nyo po yung ating live stream. Okay, i-share ko muna. Game na. Let's go TNC. Okay. Share. Mamaya po yung ating giveaway, mga sir. Share natin sa Mobile Legends. De, joke lang. Huwag nyo share sa ibang group. Kailangan sa mga lang. Legit lang na Dota 2 group. Giveaway, boss. Namaya na giveaway. Yung giveaway natin, ano na lang, after na lang ng series, mga sir. Para dalawang sunod. Okay ba yon? Refresh, mga sir. Waiting lang tayo, mag-i-start na yan. O, nawala na may sounds nito. Binabaka mo ba yung sounds nito? Wait lang mga sir ha. 10 out of 10 na po yung lobby natin. Check. Hello. Hello. Naka-max dapat yan sa Ripso. Max mo na sa Ripso. Wala problema yan. Possibly, they only have nice things. Wala pa mga sir. Nagkatawa na pa rito yung Gambit. Mag-aabang lang tayo. Naka-max na yung Ripso dyan. Uy. Napanood ko. Wala lang, baka naman dito. Wait lang ha, mag-ayos lang tayo ng sounds natin para walang problema mamaya. Okay. Master volume, okay na yan. Uy, si Armel, galit na galit oh. May farm agad. Umpisa pa lang, may farm na agad. Si Armel. Nuances. Okay. Abang-abang lang tayo. Okay na dito. Check. Wait lang. Uy, shoutout po sa mga nanonood sa atin dyan ngayon, ha. Tingnan nga natin. Share nyo na yung live stream natin, mga sir. And waiting lang po tayo rito. Abang-abang lang po tayo. Gambit. Ayan yung Gambit. Si FNG. Wee-wee-o. Tamin-tamin-tamin-ay.
Nakabukas ba yan? Yung ano mo, yung mic mo dyan? Wala pa guys eh, hindi pa nag-i-start eh. Waiting lang kami. Check, check. 2-0 kaya. Yun ang hindi natin alam. Pero ito na, meron na tayong ESL. Oh, game. Ano nyo na kagad, i-share nyo na po kagad yung live stream natin. Dahil game na kagad tayo, naku po! Mukhang mamalasi ng TNC ha, si Alo ang caster. Di ka ba nanood kahapon? Parang di ka mahal ng nanay mo ha. Masala, out to be you po. Ako, napakahirap. Pero Bernadette Likup, pindutin mo nga yan si Ate Bernadette. Tingnan nga natin yan, pindutin mo yan. Oy! Nasa pauser ata tayo, Ate Bernadette. Di mo kami maloloko rito, Ate Bernadette. Grabe ka naman. 75 friends. Huwag kami. Iba na lang, Ate Bernadette. Puro ano ha? Puro stream lang ha. Okay guys. Shoutout nga po pala sa mga tropang naloko ng poser. Ha? Shoutout po sa inyong mga sir. Yung co-caster ko po, ewan ko ba? May attitude yata yung co-caster ko na yun. Medyo matagal. Hindi pa siya nababa. Giveaway muna. Donated by Alolang Malakas. After na lang ng series natin, yung giveaway, mga sir. Kasi maganda naman ito eh. So para mamaya, marami kayo nandyan, di ba? After ng TNC game. So, ano nyo na? I-share nyo na yung live stream natin. Dahil po, tayo'y magiging, ano na rito? Walang yaan na naman ang discarded dito ng TNC. So, shoutout po sa inyo dyan. And ito na nga yung una natin bakbakan. Waiting lang po ako sa co-caster ko. Sobrang tagal. Ay, naku. And make sure po na i-share nyo yung live stream natin dahil mamaya magkakaroon kayo ng Arcana. Yung mga, may chance kayo magkaroon ng Arcana. Yung mga nanonood sa atin dyan. So, wait lang. Okay. Ihigop po na tayo ng kape. Ah, sarap! And bukas mga sir. Ay, hindi pa pala bukas. Sa susunod na bukas, magkakaroon naman tayo ng Civil War 10:30 a.m. Mga sir, ha? Kailangan, gising na kayo nun. 10:30 a.m. Live na live dun sa ating ESGS. So, make sure na kung malapit lang kayo ron, pumunta po kayo. And kung hindi man, gumising kayo na maaga para mapanood nyo yung bakbakan ng Shook 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 versus Idle Spirit. Magandang bakbakan yon. Tamang drafting lang. Go team! Sabi rito. Yun o. Oh. And then ang mga player po rito ng TNC si March Teams, Gabi, Armel, and KP. While sa Gambit naman, FNG, GPK, Dream, X-Vampire, pati si Shaklo. Sancho ata tawag doon eh. Shaslo. And ito, Mirana faces Boyd. Sabi kasi, sinasabayan eh. Uy, naku. Ayan na. Mirana, faceless Boyd. Para dito sa may Gambit, TNC naman. Naku, ang kanilang paborito combination. Earthshaker and Morphling. Oh, ano pa hinihintay nyo? I-share nyo na. Yung live stream natin dyan. Ayun, kay John Miko. Okay, nakita sa ating live stream na nag-share na agad. Ating stream. Kaya yan, magpupuyatan na naman tayo hanggang mamaya. Basalo, ano ba gusto mong shoes?
Kahit ano yun, palag-palag tayo dyan. Kahit may, kahit bakya, pre. Bakya. Basta magagamit, walang problema dyan. Sus, hindi ko nga sumusuot ng Peggy sapatos. Eh, syempre, Peggy yun eh, susuotin mo. Kaya ako, tapos ngayon, magre-allergy ako dun. Magre-request ka ng bakya. Guys, yung medyo mura lang, mga Nike, ganyan. Nike, New Balance, pwede na tayo sa mga ganyan. Demanding! Ay, bakit ba? Masama, mataas ang aking pangarap ngayon. Ayan, good evening everyone. Dahil ngayon, magpupuyatan ulit tayo. Wala naman matutulog. Yun! Yan, nag-umpisa na naman tayo rito ng masaya. Kailangan magtapos din ng masaya. Lalo na kung mananalo yung TNC rito sa ating series. Kita mo, TNC, binan nila rito yung Tekis. Kasi nga, may Tekis user ang Gambit. Ay, nakapot. And medyo kakaiba kasi pag may Tekis kasi parang hindi Dota yung nilalaro mo eh. Hindi, yun yung nakatalo sa atin. Oo, walang niya, di ba? Yung tipong talo na sila, pero wala kang magawa dahil hindi ka makapasok. Sa tower, sobrang daming bomba talaga. Nakaka-bad trip talaga yan. Pero uy, naka-pick sila rito ng Axe. Maganda yung pick dito ng Gambit. At least, meron silang pangsagot dito sa may Morphling. Yung Axe na may Blink Dagger Blade Mail, pwede mamaya yan. Plus the call lang. Kaya-kaya niya patayin itong Morphling. Isa lalo na kung full Agi. And ito pa, yung Faceless Void. Na isang hold lang, no? Time dilation din. Masakit masyado dito sa Morphling yan. Hindi siya makakapag-switch ng Earthshaker to Morphling agad. Dahil doon sa kanyang plus, time dilation. Plus may combo pa na pana kapag nag-latch yung arrow dito ni Mirana. Pero yung TNC wala pang talo. Ah. Yung Gambit, 1-1 na. 1-1 sila, oo. Natalo sila sa... Ano ka? Saan ka sila talo? Sa... Taga lang. Ay, Win and Rain. Sa Win one, and one. Rain. 1-1 sila one. Nun, mga sir. Kayo ba, caster, mamaya? Hindi, ako po, hindi po ako si Shola po. Yan. Masakit po kasi ngipin ni Alec. Parang sa akin din, oh. Sakit yung ipin ko. Uy, kahapon, isa ka lang, oh. Masakit ang si, ipin ko. Si Casey, saka si Tenara, dalawa yung kahapon. O ikaw, dalawa ka din ngayon. Kasi wala si... Ano, wala si Shol. Ay, si wala si si ano. Si Alec. Si Alec. Shoutout mo naman, Michael J. Lopez. Bonifacio Boss, alo. Ayan, shoutout sa'yo, pre. And, pinatid mo nga si Ann Nishi na yan. Kanina mo nagpapabati yan eh. Ay, shoutout ko. Ayan o. Kay Ann Nishi. Tropa ba yan? Oo, tropa yan. Saan mo tropa yan? Pinatid mo muna yung, ano, profile. Inano na, in-stock pa nga dito ni, ano. Saan mo tropa yan? Saan mo tropa yan? Ah, nanonood sa Civil War. Oh, shoutout kay ate. Ate Ann Nishi. Wisteria. Yan, shoutout siya. Nakastock na nga ni Alon. Oh, alis dyan. Baka mahuli tayo. Ma-shoutout! Kay Jocelyn Estrella. Oh, pinutin mo nga si ate Jocelyn. Grabe naman si Alo. Parang Hunter of the Night, ah. Hindi. Oy, dako. Lalaki pala. Hop! Tiny! Yung pinili rito ng TNC, kahit na medyo makunat itong Axe, and yes. Siguro, Faceless Boy, di rin niya kayang one-hit combo to. Tsaka may momentum yung avalanche niya. Oo. Pero pinili pa rin nila rito. Siguro, pwede rin ito kay Armel. Kasi paborito niya rin naman sa gitna yan. Yung Tiny. Kailangan ng gamit esports dito. Yung talagang pang-burst para kay Morphling. Pag na-call or na-chronosphere, kaya nila na malakno na agad. Oh, eh, shoutout din pala dito kay Adrian. Oo. Tapang Banal, 'yan oh, si tropa. Isa kaya i-share niyo na yung ating live stream. Puro para diyan lumabas na rin yung mga pangalan niyo sa taas-taas. Oo, yan. Lalo na kung kayo ay talaga namang napaka mabait at napakaganda at napaka-pogi, di ba? Comment lang kayo diyan at share niyo rin. At sabihin, hi, alo. At sabihin niyo lang, hi po. Hi okay po. Na 'yun. Okay na yun, mag-hi lang po kayo dito sa ating live stream. And mga tropa! Hunter of the Night. Ano ba? Iba na pala yung Hunter of the Night ngayong gabi eh. Oh, watch party daw, huge! Nakita mo ba yun? Chat ni Koenig? Okay. Oh, yung mga tropa rin natin dyan na hindi pa nag-share. Shout out Franco dyan oh. Yung mga hindi pa nag-share, mag-share na po kayo, ha? Yes. Naka-ano rin ba tayo? Naka-follower only? So lahat yan, dapat, kailangan naka-follower only lang tayo man. Para lahat kayo, naka-follow kayo rito sa ating channel. Pero OD, binandito ng TNC, maganda rin. Dahil contra din sa Morphling yun. Alo, nagbe-wait ka ba? Ay, hindi po. Wala, ang bisyo ko lang po, guys. Occasionally, minsan umiinom.
Depende, depende sa kainuman. Pag may masarap na pulutan, pwede naman. Lalo na yung kung kainuman yung pulutan mo. Walang problema yan. And... tamang hypo mo. Hindi po ako nagninigarilyo, hindi po ako nag-weeds, hindi po ako nagdodroga. Yun po. Yung iba, hindi ko lang alam kung sino yung mga naninigarilyo. Hindi ko rin po alam kung may mga... kung may mga nag-weeds, pero hindi ko po alam talaga naman, guys. Ako po ay... tamang mabait lang. Ako doon, mahilig manigarilyo. Oh yeah. Eto, TNC. Talaga naamoy na ilong ko, malaking yung ilong yung mga usok. Ayoko ng mga usok. Ako po, talaga batas ako. Pag kunyari, doon sa namin, unit namin. Pinapagalitan ko kung sino yung mga naninigarilyo kasi ayoko naninigarilyo. Oo, kahit ako. Hindi guys, wala kayong mga pala sa paninigarilyo nyo. Tigil-tigilan nyo yan. Uy! Uy! Shoutout pala rito kay Ate Precious. Precious. Desir, yan o. Nakaka-graduate lang ata. Pero, fresh na fresh. Oh, smiling face ang ate mo. Oo. It's official, you know. Ay, wag ka na nga mag-stock dyan. Anong oras na ba? 11:31, okay. So mga 11:31 na po. Alam nyo na. Venomancer. And Venomancer. Ah, alam na natin to. Nice. KP na to. KP, na mid. Tiny, talagang aasa na naman sila rito sa may Morphling. Talagang ang nila, pinapantapat nila kay Axe, etong Venomancer. Kung sakaling tapatan siya ng Faces Void, may hihirapan. So, isang lane agad para sa TNC panalo. No, matipakul lang si Halo. Wala yung ispakul. Ano yun? May bayad eh. No, pisa may bayad, doon tayo sa libre. Shoutout, Kuya Mo Alo! Sabi rito ni Kenneth Suarez Pahardo. Yan, shoutout po sa inyo mga sir. Hi po, Kuya Alo! Mikoto! Miko! Mikoto, Melissa! Yan! Mikoto, ito Melissa. Pero yan ah! Good Cornina. Evening, Amor! Ay, nako! Nakita ko na! Bossing natin lahat! Ha-hotdog daw, sabi ni Boss Chris Kyle. Ano Boss man? Chris Kyle, ilabas ang titi mo. Pakay niya yan. Boss Chris Kyle, ilabas ang titi mo. Naku, ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Nandyan niya si Boss Chris Kyle. Oo, hindi pwede mawala sa atin yan. Pero yan, good evening, everyone. Ay, eto Invoker. Yung pinili rito ng Gambit. Meat Invoker. Oo, hindi kaiba iba na to ha. Dati po yung Invoker pina-4 lang. Pero sila ngayon, i-meet nila. Oo, ilig din kasi nakita ko din laging pinipick ni No One Invoker na mid ngayong meta. Pero tingnan natin kung mag-work naman siya para dito sa TNC. Okay, si Yoshi X Vampire yung 4 nila rito mga sir. 4 Mirana, offlane Axe. Carry, etong si Dream Faceless Void. Umuulan ng sticker dito ah. Ay, sobrang daming supporter ah. Shoutout po sa inyo mga gising sir. Gising na gising ah. Hindi ko lang alam kung may nakakilala sa akin dyan nung Garena Days pa. Oh. Baka may mga tropa akong Garena Days dyan. Ano ba mga IGN nyo sa Garena dati? Ikaw ba ano ba IGN mo sa Garena? Shola Lay. Kadiri yun ah. Dati yun since day one, Shola Lay. Ako dati may kulay pa yung pangalan ko. May kulay. Yung A walang kulay, tapos Wings, yung LO. Shola Lay yun eh. Yung LO may kulay, may mga pangalan pa nga tayo doon. Oo, may ganun, yung may FFF00, mga ganun dati. Kaso, nung bawal yung mga may kulay na ganun, nagpalit na ako ng pangalan. Ano ang pangalan mo? Loading Alo. Ako yung pangalan loading, ko. Loading. Wex Alo. Ha? Yung may body mo mga... Wex. Kapangit naman ang pangalan niyo. Siyempre, pang-judge mo. Nuso yun. Ay, naku. Wex na. Pero, okay. Pakalala mo na natin. Para sa Gambit, pakalala mo muna yan. Jackero na FNG. Invoker naman na GPK. Faces Boy ni Dream. Mirana ni X Vampire. Axe ni Skashlo. Shashlo. And ito naman para sa side ng TNC, si March yung gagamit dito ng Ogre Magi Teams. On Earth Shaker, Gabi naman yung mag-morphling Tiny ni Armel. And then KP naman on Venomancer. Kanina nag-Venomancer ako. Oh, ano nangyari? Talo. Huwag mo kasing, mga pinapanood mo, huwag mo kasing ina-apply. Maganda yung lane ko. Bugbog sa akin yung Faceless Void. Kasi lumi talaga Faceless Void dyan eh. Oh, nangyari? Nagkataon lang na malakas. Nabugbog ka. Lumakas na yung Tinker. Wala ka na talaga. Lugi din talaga yun. Di mahirap siya pumush. Mahirap kami maghumuli eh. And, pero kung yan, laning wise, napakalakas ng Venomancer against dito sa Faceless Void. Sige, talo na mo yung poison, di ba?
Tsaka may hirapan kasama niya lang Jackero. Kung tutusin mo, Ogre Magi plus etong si KP sa bottom lane. Boss, alo! Shoutout po sa inyo. Pahina ulti in-game hello! Sounds daw. Baka masyadong malakas yung in-game sounds. Pero mahina sa amin eh dito. Taas mo lang, hindi, lakasan mo na lang yung ano dyan, yung hindi, yung USB, nakalagay. Medyo taas mo na bahagya. Ikot mo ng pangat. Gets mo? Gets, go. O, tapos sinaan mo sa Ripso dyan or dit. Ripso na lang. Pero ayan na, magandang gabi sa inyong lahat. Top lane, Morphling at saka Ogre Magi magkasama. Saka angat mo na lang ng bahagya yung ano namin, sounds namin. Hoy. Yung para marinig dalawa din natin. Medyo malakas ha, baka magkabingi na tayo. Pero ngayon na, naku po, ang maganda para naman sa lane dito ng Tinker. Ay, ng Tiny. Ang lakas naman. Malakas-malakas ang Tiny. Pwedeng makapag-rotate itong si Earthshaker. Kaya nila na malockdown si Invoker agad. Pwede nila pahirapan. Kaya katulad ba nito? Kaso merong wards. Wards. Nakita yung rotation dito ni Teams. On the bottom lane naman, KP kayang-kaya niya talaga sumolo rito eh. Ang ganda yung Venomaster talaga offlane. Nagkataon lang talaga natalo kami kanina pero napakalupit. Huwag mo na kasi ipilit. Pag mahirap yung kalaban. Uy! Wag! Yung ano, ba't ako makikinig sa Asian? Asian nabuhat ka lang, niyayabang. Tandaan mo kami pa rin nagbibili ng obs at Korean. Ay, malamang, mo kung hindi ka bibili, oh, eh, bakit? Iba na lang ikakampi namin pag ganun. Aba, syempre. Kaya nga 5v5 eh, pwede ba yung isa AFK? Pwede ka mag-AFK ka na lang nga, Taro. Ah, pwede talaga yun. So, dito naman sa gitna, ayan na nga. Merong avalanche, pero walang toss. Uy, napakabulis naman ng ghost walk netong si tropa. Naramdaman din kasi neto ni Invoker na nandun yung Earthshaker eh. Pasok to sa Discord daw ng TNC. Naku po, wala tayong Discord ngayon. Only in Civil War. Uy, speaking of Civil War, guys, kita kits para sa ESGS. Yon! Yan ito ha, TNC. Pag nanalo pa sila ng isang series, I think makakasecure na sila ng upper bracket. Pero GPK, wala pa siya rito ng ghost walk. And atay, ang ganda nung ginawa rito netong si Teams, first blood, makakuha ni Armel. Oh, hindi talaga niya tinantanan eh. Although, naging kampante rin yung Invoker dun sa mid lane na umalis na yung Earthshaker. Pero may observer siya dun eh, no? Dapat sipat niya kapag aalis na. Talagang iikutan na lang ni Earthshaker dito yung mid lane. Oo, oh, eh, neto Teams. So, sa kabila naman siya manggagaling. So, hindi alam yata ng Invoker to. Tingnan natin. Ay, hindi alam niya yan. Doble yung wards na niya. Hindi ko alam bakit nagank pa rin po siya. Kala niya din kasi na makato-tornado na eh. Hindi niya inasaan na Fissure Block siya sa gitna. Pero hayahay buhay din dito sa ano. Sa top lane, no? Oo. Hindi naman ganun eh. Sabi rito, okay lang mapuyat kahit may exam bukas, mapanood lang si Alo. Ako grabe naman. Ako ba talaga? TNC pinapanood si Alo pala. Thank you. Sobrang lakas ko talaga sa inyo, bro. Pati lalaki nabibigani. Ay, ganun talaga. Pag tropa-tropa. Ikaw kasi, hindi ka marunong kasi kumaibigan ng mga tunay na trope eh. Tropa lang. Gusto mo mga plastic-plastic eh. Huh? Eto, tignan natin. KP. Oh my God, ang sakit ng damage. Nag-bash pa! Puti na lang kapag may repair siya noon, pero yari pa rin yata. With his slow and dual breath and patay. Ito si KP sa bottom lane. Sobrang ano ng bash noon, no? Sunod-sunod. Nagka-buenasan pa sa bash. Ayan na nga. Pero maganda naman dito kasi. Kailangan nila ma-provide ng space. Si ano KP, ganyan na ulit gagawin niya katulad ng early game. Eh, nung last kahapon na na-dominate niya yung bottom lane. Then si Morphling naman yung kailangan nila payamanin niya. Oo, oy, munti ka ng tamahan ng pana. Ito si Armel. Tingnan natin, may feature pa naman. Itong si Teams. Pero oo, hindi niya naitos yung Mirana. Very nice. Oh, and out na lang muna para dito kay Armel. Oh, ayan o. 4 minutes, bound. 4 minutes rune. Tingnan natin. Pag sa taas, buenas. Eh, nasa baba. Ayun, nakakuha ni FNG. Ayun. Lagi na si-secure din dito ng ano, gambit eh. Para kay Invoker lang talaga yung ano eh, no, vision. Plus, talagang nero-rotate dito ng TNC. Oo. Kailangan nila talaga pahirapan dito itong Invoker. KP naman kasi sa bottom lane, okay lang din yung buhay niya. Ganda nung ano niyo, Ton. Pa-shoutout, Boss Alo. Sana makita kita sa Mega Mall. Ako na bahala sa'yo.
di ba nakakatakot, syempre? Parang delikado yata tayo dyan. Pero may tornado. Ito si Armel. Buti na lang, walang follow-up. Nasa likod. Ito Mirana. Pero alam na alam. Uy, munti ka na tumama. Dapat next time, ditutok na yung arrow pag gusto niyang ganun. Mahirap din eh. Kasi. May vision. Ang ganda rin pagkalagay din dito ng ano, ng Earth Shaker. Alam din ni Teams na dun yung lagi po position ni Rana sa top lane kasi bounty rune, magkakaagawan. Naku po. Oh, 5 minutes bounties. Nakakuha ni Teams, tatlo yata sa side ng TNC. Very good sila nga dyan. And KP, okay lang sa may bottom lane. Yan talaga. Yun pero, nga lang, si Armel, hindi na na-repeal yan kasi yung kanyang bote. Oo, ang hirap din eh. Hindi siya makakuha ng ano. Yan, dito muna siya. Kailangan si Earthshaker muna makapagpa-level. Pero okay naman eh. Si Morphling naman, hindi ganun ka nape-pressure sa top lane. Kita mo naman, kahit... Level 5. Oo, level 5 siya dito. Plus, hindi siya ganun na naharas na naharas. Wala eh, nag-backdoor na lang tong Axe. And then, si Morphling naman, tatakihin niya yan. Yes. Ayan, taas naman ang kanyang damage eh. Okay na, okay lang yun. And pwede naman siyang mag-strength, tapos saka siya mag-agi, di ba? Naku po, si Ox, delikado pa. Ang ano din, yung Mirana, sumasabay din kasi siya kay Earthshaker na gumang sa mid lane. Oo. Kaya... Boss Alo, ayan pa rin ba yung mid ng Gambit na nag-rage quit dati? Si Apo Ninch, wala na po yun. Wala na po. Opo. Naku ay, po. Si ano pala, si... Aponins nga yun. Atay! Napakagandang ginawa ni Armin. Yun po yung mid lane dati nila, Aponins. Pero bottom lane, kita mo naman, oh, nahihirapan yung basic boy niya ma-def. Daming alaga rito ni KP. Hindi siya kumuha talaga ng smoke. Ang lakas ng damage ng tower. Kita mo naman yung tower nila. And pressure na pressure dito yung faceless boy. Diba? Yun ang mahirap. Hand of minus po boy ni KP. Sa top lane naman, na-call dito si Gabi. Kaso walang damage pa. And bihira lang yung ikot sa kanya. Pwede nila mapatay kapag nandiyan yung Mirana plus level 6 na rin si Ox. Kaya nila na malockdown. Watching from New York, sabi rito ni Cytress Court. Ayan, sa mga wala pang share badge, i-share nyo na po yung ating live stream. Court pala yan, court tuloy. Ayan, para naman ano, hanggang mamaya magpupuyatan tayo. Yan, yung mga tropa natin nasa taas. Dalawang game yung TNC ngayon, ah. Yun o, basahin mo sa taas. Ayan o, kay Ruiz Raymond Dudes, sa mga nag-follow, kay Giancarlo Dalupang, kay Christian Paul, at saka kay Marcelino. Oo. Ito na yung nangyari lagi sa laban ng TNC. Ha? Medyo kalmado sa early game. Tamang farm lang muna sila. Yun yung kanilang kadalasang ginagawa. Kaya item lang naman talaga ni Gabi, iniintay dito yung aga ni Mset. Sama-sama na sila, may hirapan na rin na gumawa yung Gambit yan. Parang ang hirap naman pumatay para dito sa may Gambit. Okay. Lalo na, kung dito sila sa bottom lane pupunta. Yes. Eh, nandito na yung Tiny ngayon. Naku at ako po, Yakiro, delikado yung kanila posisyon dito. Si Dream, ano ang kanyang gagawin? Isang avalanche toss, mamamatay pa si FNG. Kinrono Spear sila rito, FNG, mamamatay. Pero may pana, tumama rin sa may Tiny. Nabigyan din naman ito si March. And napasobra na sa tapang. Itong si Tiny ni Armel, wala rin siyang mana. Yung Magic 6, gagamitin niya ba? Ginamit na nga po niya. And nag-bash pa. Oh my God. Pero na-break naman nila yung turret sa may bottom. Oh, and na-force nila yung rotation ng invoker. Ang maganda doon kasi, ang bilis na makakombo agad na ito ni Tiny. Kayang-kaya niya na i-lockdown, minus 1 agad yung Gambit. Pero okay lang naman eh. Kung magsasama-sama lang naman yung TNC dito, si Gabi, mabibigyan naman siya ng magandang space. Yan, shoutout po sa mga nanonood, ah. Oo. Watching from L.A. Tenorio. Grabe. Si L.A. Tenorio, sabay ano yan, sa may Hinebra yan. Hinebra. Hindi mo kasi alam yan, no? Di ba kasi pinapanood mo yung channel? 100 plus ata yung channel na pinapanood mo. Hindi nga ako nanonood ng TV. Toolflix lang, okay na. Uy, ayos yan. Pero ito po yung update natin sa Predator League. You know, yan yung mga nanalo, Amplify. And meron pa tayo mga susunod na mga bakbakan dyan. Miraculum, nanalo rin sa Lucena. Ayan. And, winner sa... Trigon. Esports. Trigon Esports. You know? Napakadami na. Meron pa ba natitira tayo? Yawa Naglinog. Ano yun? Yawa Naglinog. Lumindol. Yawa Lumindol. Di ba yun yun? Pero meron pa naman tayo. Hindi pa naman uling lahat para sa mga gustong sumali na team. Meron pa.
sa TNC Roja City, TNC Pinoval, TNC Digos at TNC La Union. Yun. Kaya sali lang ng sali hanggang makapag-qualify. Oh, malay nyo, manalo na kayo, di ba? Malay. Maniwala lang. Remay. Pa-shoutout, Lods. Baka pumikit. Ayun, bago pumikit, sabi dito ni Ryan Joshua, wag ka muna pumikit. Oo. Dahil marami pa magaganap ditong kababalaghan sa may bakbakan natin na ito. Ngayon ito, 10 minutes, mag-secure sila din sa may top lane. Tatlo versus tatlo. Nagpalit ng item ni si KP, ha? Makakasuntukan na sila rito, mga sir. Oy, magandang fissure. Ito lang, na-break. Oh, tulak mo. Ayan na nga. Nakupo, nangyari yata rito yung Axe, mga sir. Talaga namang nakulong. And mamamatay itong si Saklo. Grabe naman doon si Gabi. Kinopia niya yung invoker para makakapag-call snap. Hindi makapag-TP out. Oo. Yung ano, Axe. Napakalupet, nice. Kuya Eddie. Na kanilang ginawa doon. You know, kita-kita mo. Yung 10 minutes, naggumawa sila ng play. Yes. Alam nila na magkocontest. And then, sige, dito tayo sa top lane. Dapat ganun. Every 5 minutes, merong kayong play na gagawin. At saka, hindi basta-basta lang na binibigay yung mga bounty sa kalaban niya. Sobrang laki din ng impact. Lahat kayo magkaka-gold plus. Diba? Pwede naman si KP. Ituloy niya rito sa bottom lane. Pero 10 minutes, eh. Okay, dito naman na tayo sa top lane. Abang ako rito, ha. May kayo, chance pa rin, sila. Ha? May chance sila na makapatay pa. Plus, ang ganda rin kasi ng vision pwesto nila. Pwesto rin, ang ganda ng pwesto dito ng ES, oh. Kumbaga, pag lumabas dito, isa, okay. Kulong pa, na pak. Be sure. Tsaka nagpalit din si KP ng item eh. Mas gusto niya na sumama dahil sa teamfight dito. And makapag-front pero mid lane. Double bracer nga itong Venomancer. Let's see kung ano yung kanilang gagawin rito, mga sir. Tinan mo, si KP oh, nakabigay na naman siya ng space. Yes. At ngayon, ako na ulit kung saan sila nandun. Pupuntahan ko. Kaso, March. Bibigyan yata ng kill itong side ng Gambit Esports. Armel. Pero biglang dumating si Armel and napaback na lang kagad yung mga tropa natin Gambit dyan. Ay na nga, hindi na rin nakakapag-farm si Paces Boy dito eh. Nagre-react siya kapag may nakikita siyang hero. Gusto niya na gumawa ng gumawa kahit yung kill potential nila hindi ganun pa kalaki. Oo. Ang maganda pa ginawa dito ni KP eh. Naku, may balak muna sila dito. Nagbabalak sila rito kay Gabi. Tingnan natin, may ice Gabi, pot pa. Gabi! Walang ice pot. Pero aray ko be, isang call lang. And wala kasi silang detection doon. Ang ganda ng Moonlight Shadow setup coming from Mirana. Hindi niya rin talaga naasahan eh. Ang maganda naman dito para kay Gab, kay KP, nagdalawang bracer siya. If ever na siya yung mag-upronta, hindi siya ganun kabilis na makukombo ng Gambit. Mm-hmm. Pero na-shock din si Gabi sa top lane doon. And kadalasan na po talaga yung Axe ngayon, hindi na nagba-vanguard siya mga sir. Bracer, saka ito lang talaga, face boots. Okay na yan, tas dagger. Pwede kang mag-defiance kung sobrang dami bang magical damage ng kalaban. Uy, naku and po. Sa ngayon, ang dami talaga magical damage. Yung poison pala ng Venomancer, kailangan mo na talaga ng defiance dyan. Yes. Ang maganda pa dito, teams, nakakapag-farm naman siya eh. Plus, nagkakaroon siya ng mataas sa level. Oh, and on the top lane ito, magdadepensa na naman si KP kung saan sila gustong pumush. Doon ako pupunta, sabi ni KP dyan. Yes, may and meron na siyang Hood of Defiance, sobrang early sa ating laro. Tsaka pwede siya talaga na mag-prot. Ang ginagawa din kasi ni KP dito eh. Alam niya yung potential nila, kaya nila makapag-defend. Hindi ganun kabilis na makapag-push yung Gambit dahil hindi si mahirapan din lumaban yung Gambit Esports dito kapag walang Chronosphere eh. Yun. Yan ito, Armel. Meron na siyang Blink Dagger. Pwede niya nang bilhin yan. Yes. 12 minutes ng laro. Tingin yung mga support dito ng Gambit, kakabahan. Pwedeng mamatay sila ng isang combo lang. Yes. Lalo na si Jacker. Oh. Naku po, Ogre Magi. Oy, may pana. Ang ganda naman ng combo rito ng Gambit. Tornado into Arrow. Nagkoconnect, kumukonekta rito sa may Mirana and Invoker. Pero maganda nilakad lang ni Armel yung para makakuha niya yung kanyang Blink Dagger plus makapag refresh na rin. Pwede siya mag-def dito sa bottom lane. Pero medyo malabo ata na dumipensa. Medyo kulang pa yung buhay rito ni Gabi. Pwede silang mag-shrine. Grabe si Gabi oh. Talamang farm lang. Pero bottom lane si Armel handa na dumipensa sa baba. Oh, nakadepensa nga sila rito pero nayari yata. Ito si Armel, wala pa siyang tropa rito. May nako yung fissure pero yung pana hindi rin nag-connect ha. Oop, doon ka sa likod sabi ni Armel. Yun nga lang, nabigyan siya rito pero tumalo na. Itong si Dream, and Dream pwede siyang i-echo slam. Itong si Teams, nag-aabang lang tayo pero nakatalo na naman po siya rito. Wala yung mana. Mirana, walang mana, pwede siyang mag-lip. Isa lang beses, oop, wala na po siyang mana susunod. Finisher at namatay. Masyado malalim din posisyon ni Armel doon. Ang layo din ni Erchiga para ma-defendan siya ng ganun kabilis. Oo, mas tao na siya talagang
Sayang. Lumapag eh. Kakatipin niya lang doon sa baba. Balak niya talaga na mag-def, pero masyado siya na naging aggressive, kaya nabigyan siya doon ng isang mabilis. Pero top lane naman, pinipressure na rin ni Ox. Gusto niya rin kunin yung top lane. Oh, 5-6 score natin. Lamang rito itong Gambit, pero 1K naman yung kalamangan dito ng TNC. Mm-mm. In terms of net worth. Earthshaker ah, pinipilit niya na rin na makakuha yung kanyang Blink Tower. Oh. Para naman din, may pang-counter initiate din sila kapag pa-push itong Gambit. Pero itong TNC, ito na yung alakasan nila. Down yung Chronosphere na itong si Faces Void, so anytime pwede sila talaga mag-engage. Yun nga lang, si Gabi talagang focus muna siya rito mag-farm sa neutrals. Momanto talaga siya, no? Para nadadodge niya din yung sa Ox. Pwede din. Patanggal yung mga silence mamaya. Siguro invoker dito. Meron din kasi vessel. Eh. So maganda rin talaga na magmanta. Style muna siya rito. And then saka siya mag-Agian Scepter. Yun lang naman eh. Hindi rin naman gumagaw dito yung Gambit eh. More on defensive. Then push ang gagawin lang ng Gambit doon. Pag nakakuha sila ng kill, tapos magbabalik sila sa farm. Di pabor na pabor para sa TNC yun. 15 minutes bounty rune na huli. Itong si Armel, wana po siya rito mana. May feature na binigay. Itong si Atims, makakaligtas pa ba? Bukang hindi na. Masyado masakit yung damage. And Armel, nabigyan naman po na isang mabilis doon. Meron pang stack dito itong Gambit. Oo, sunod-sunod na namatay dito itong Tiny. Kailangan siguro nila ng 4 stop. Para hindi ganun sila, kapag kukumbuhin siya ng invoker, dun sa may EMP, hindi siya nawawalan ng mana. Yun yun. Ito rin maganda sa mid lane invoker, no? Mas maaga talaga mag-online. Itong kanyang hero, and Quasvex invoker to. So talagang yung threat niya, sobrang laki. Ang aga pa ng vessel niya, yung pinakamaganda eh. Yes. Pero teams, still farming yung kanyang Blink Dagger. Nahuli na ito si Jakiro. May detection ba sila? FNG. Nadas po siya rito mga sir. And kanino mapunta yung kill? Kay Armel na lang. Boom! Binigay kay Armel. Para makabawi-bawi naman siya kahit papano. Pero ngayon na, pwede maging aggressive yung Gambit kasi available na yung Chronosphere nila. Oo. Plus, meron na rin siyang Mjo. Tagal ko nang nakakalaro na pag-iwanan na ako, sabi Uy, rito. Uy, naku po! Mga Dota 1 ka pa yata nakapaglaro. Naku po. Pero binagbabalakan na si Gabi dito. Oo, tingnan natin ha. Pupo-position pa yung Mirano. Pupo-position. Pero nagbaka agad sila dyan. And dito naman sa gitna, KP Boots of Travel. Para sa Venomancer. Naku, ang ganda nito ha. Double Bracer lang. Good of Defiance. Napakakunat. Tapos pwede siya na makaresponde agad. Ayun yung ano din eh, na-item dito ni KP. Early na mag-brute of travel siya. Tapos may gold per minute din to. Sobrang hindi niya na kailangan mag-farm, kundi talaga tumipensa na lang. Oo. Oh, pero merong smoke dito itong Gambit. Naku, gusto nilang na kumuha ng kill. Sino makikita nila si dito? Si March. Siya yung naka-break ng smoke. Ang ganda. Support naka-break ng smoke. Pero may TP coming from KP. Baka madelikado siya rito. Tingnan natin paano ang kanilang gagawin. Dedepensa itong TNC. Ready. Itong si Venomancer na lapagan yung tower nila ng wards. Ang dami niya, no? Baka naman makapasok. Mahirapan din kasi. Pwede nga nila na masipat dito si Vampire sa likod eh. Oh, pero sa likod, ang ganda naman ng wards ng Mirana doon, no? Yes. Kitang-kita mo, nag-leap siya rito, saka siya nag-drop ng wards sa pagitan ng tore. Ay! Hoy! Naku! Ano ba naman 'yan? Nagkakas kami rito. Nanggugulo naman 'yan. Nicole, nagulat ako kung alam ko kasi no. Nanggugulo lang 'yan, wala magawa sa buhay pag ganyan. Na-shock ako kung ano kasi. Tulog na lang pag ganyan, tulog. Oo. Dey, may narinig akong chinat niya. Ano 'yan? SB daw? Ah? Kaso sarado na eh. Hindi, meron daw, di ba, sa GC. Oo, pwede yun. SB. Ay, may Blink Dagger na rin si Earthshaker dito. Ay, yan na. Inihintay nila. Pero ang ganda rin ginawa ng TNC rito kasi sila lang. Ito lang, Venomancer lang yung kailangan. Oh, pero naku po, yari yata. Ito, Mirana. Akala mo, pwede kang gumala dyan. Meron din kaming wards. Hindi lang ikaw yung meron. Kala niya rin kasi. Maglalagay sana siya ng deep wards, pero masyado siya malalim. Doon na nag-farm yung Morphling.
Hindi ka nagulat? Hindi ako nagulat. Isang tenga lang yan eh, oh. Naka-out yung isang tenga eh. Si Shola nagulat. Nasyadal po. Nakakala ko sino yung umiyak eh. Buti, di ako napasigaw sa office. Naku po! Tamang nood muna no, habang nasa office. Mag-aalas po. Hashtag Manalo. Napakadami sinasabi naman ito. Ayoko na magkasigaw siya na nga rito magkas. Nanggugulo lang. Gabi, meron na rito nga Aganim Scepter. Yaman, grabe naman ni Gabi. Eh, naku po, Jump Brothers na yan mamaya. Lalo na, meron na rin nga Blink Dagger itong Earthshaker. It's time to shine. Ang timing ng TNC. Grabe, Morp, taas ng pera, sabi rito. Nandito lang siya, sa tri-camp lang siya eh. Hindi siya malas hanggang hindi niya buo yung kanyang item. Ayan na. Jump Brothers na mga sir. Sino mahuhuli nila rito? Nag-aabang na mabibiktima. Ito pa maganda, hindi alam pa ng gamit na Aghanim's na. Ayan na. Boom! Oh my God, wow. Baka mabuo. Hi. Nako. Uy, kita mo, slamming. Kita, ano. Grabe naman si Gabi dito talaga. Oh my Nabuhay. God. Pero nahuli naman nila rito si March. Ang kanyang paboritong gawin. Ayan, iyalay ang kanyang buhay. Pero support lang, pabor pa rin yung para sa TNC. Ay! May good news, bad news ako. Anong gusto mo unahin? Bad news muna para masakit. Hindi, good news muna, good news. Ay, good news. Oh, ikaw, tinanong mo pa ako, ikaw pala magdidesisyon. Ayaw mo, huwag na. Okay, good news. May 13 month pay na. Ay, 13 month pay! Wahey! Bad news. Donate yun sa'yo, donate. Ay, puta, ano yun. Parang ano yun ah, lugi yata ako lagi yun ah. Ganyan pag marami doon supporter. Ha? Di, kahit wala na ako supporter. Hindi, kailangan ko pa rin supporter. Okay lang, sige, wala muna akong 13 month. Ganyan naman tayo eh. Do-donate mo na lang no. Hindi, alam niniwala naman ako sa mga tropa ko dyan. Yung makakuha nila Arcana, ibibigay ulit nila sa akin yun. Ano ko sinuswerte? Yung pinag-ibuhay mo tapos ibibigay din sa'yo? Siyempre, kailangan magpakita ang gilas ni Yalo. Oh, pero kawawa. So, siyempre, tutulungan nila ako. Pakita ang gilas, pero mabibigyan sa kanila yung ano. Mabibigay sa akin yung Arcana. Okay. Ha? Hotdog! Pero ngayon na para sa TNC, pabor na pabor sa kanila na nakakapag-farm si Gabi dito. Hindi na nagiging aggressive yung gamit na gumawa kahit may Chronosphere sila. Kasi alam ng Gambit na kaya silang combohin ng TNC. Gem agad! Ang aga namang yes, Gem? Yes, maganda yan. Para kasi hindi na sila namamicro. Especially din dito kay Invoker, hindi makapag-out. Ghost Walk, kapag gusto nila patayin. Yun siguro tayo. Tawilo! Ay! Babawi ako sa'yo. Ano yan meron? Bonus. Yun lang kailangan natin kung tapos yung bonus. Woo! Donate ko rin. Larin pala. Ibigay ng Christmas bonus. Woo! Pakasaya ng buhay! Ito, si Teams. Four stop. Yung kanyang bubuin. Next. Kailangan niya talaga yan? Ay, naku! Nakakuha pa ng Arcane Rune! Swerte nga naman talaga. Alam mo, ito gusto niya ito patapos ni Gaben yung laro. Yung tingnan natin. Pag may ganito ng kalaban ko, nabubusit na ako. Ayun, ito na nga. Ayun na kayo, Fissure. Hop! Ni normal at another fissure, mamamatay ba? Boom. Yes po! Nag-BKB pa siya ron! Oh my God! Grabe si Gabi oh! Oo? Oh, slamin? May gem pa siya? May gem yan. Bigla tumalon. Wala. Ang hirap lang lumabas. Gusto na po sila ritong papuntahin lang sa base. Tsaka yung combo talaga nila, no? Mag-fissure muna si Gabi bago mag-jump it. Plus may follow-up fissure dito. Oh. Itong si Tim. Laging ganun, may follow-up feature lang dapat si Teams. Hindi mo alam kung sino talaga yung Earthshaker sa kanilang dalawa eh. Kaya mas maganda talaga, nasa kalaban yung Earthshaker tapos sayaan mo nang mag-morphling yung kalaban kasi kayang-kaya nyo i-burst yun. Salamat. Pero kung magkakampi yung Earthshaker, ay nako, wala na. Patay morphling talaga, finish na pag aganin. Ay no, salamat alo. Alo lang galante, alo foundation. Grabe. Nako po, napakasarap ng mga supporter. Woo! Woohoo! Daig pa, panga ni Boss Alo ang PCSO sa sobrang charity. Oh. Naku po si Gabi. Oy, nakol. Pero hindi, nakatalon. Grabe naman mang asar. Grabe. Itong si Gabi. Parang
parang ang sarap na mag-carry pag napapanood mo si Gabi. Oo, no? Sarap mag-morphling. Kung, sarap mag-morphling, no? Kung kung mabilis lang mga kamay ko sa ganyan. Kaso matandaan yung kamay mo slow na. Hindi, kasi ang natuto kong morphling yung dati, yung may replicate pa. Yung hiwalay. Eh, bakit tayo mo pag-aralan? Ayoko na. Ano ko. Kasi nag-iiba yung ano eh. Oh. Yung pindot na itong dulo eh. Kung ano yung letter ng ultimate. Kunyari Earthshaker, letter C. Sa ano kasi ko eh, Legacy eh. Letter C din yung papalit mo siya. Mm-hmm. Nalilito na ako. Naku po. Oh, itinalo na kagad dito. And Invoker, ilista mo na yan. Mukhang mamamatay yata siya rito. Inekos lang pa. Oh my God. Pero meron bang Chronosphere? Hindi. Hindi na mahabol itong Earthshaker. Este, ito pala si Morphling. Talagang malilito ka sa dalawa na ito. Sobrang ano, bosit, no? Tsaka hindi din na napansin ng Gambit dito na ganito pa rin yung hero ng ENC. Every time na open yung ES, open yung Morphling, 2 picks agad kinukuha ng TNC. Easy Dota talaga to, guys. Easy MMR kung nasa pub game ka. O rank game pala. No, announcement. Ay, ano wala ng biro. Ha? Walang biro. Ah, okay. Ano yung announcement na yan? All-Star. Ayaw mo yan, ha? Nakasmoke. Ah, nakasmoke sila rito. Oh, sir. And ako po, na-call dito kagad yung Venomancer. Tinamahan ng pana pa. Uy, save by the bell. Coming from Armel. Doon ka sa likod. Dun ka sa likod. At wag kang malikod. Announcement. Ano yung announcement na yan? Announcement. Season 1, All-Star. Team Alo versus Team Shola. Season 2. Talo ka. Oo nga. Kuya up. Uh-oh. Teka lang, umaya na. Ayun na. Ginoo na kagad dito yung Earthshaker, pero biglang sa likod. Nahuli itong si March. Mukhang magiging ally ata rito si March, ha? Pero lalaban yata sila rito. Oops, sa strike. Mundi ka lang tumama. Sa likod naman. Biglang pumasok sa yung si Tims. At napatay nila kagad yung faceless boy. At nag-aabol pa sila rito. Pero na-call. Itong si Gabi, yun nga lang nakapag-strength. Baka akala nyo mabagal yung kamay ko. Sabi ni Gabi dyan, inabol pa nila yung Jakiro, pero ayaw niya yan. Hindi na masarap si Jakiro. Mas masarap yung Invoker. And patay yung Invoker. Jump, brothers. Di pa tapos. Oh my God, upos na naman dito yung Gambit. Di pa tapos. Oh my God, yung Axe. Nabigyan din. Parang sarap na mag-GG dito. Parang wala na sila pag-asa manalo eh. Oo, pagka-agalims tapos na Dota. Yes, plus ang ganda din ng ano, ayaw alam ni Gabi din dito kung sino niya uunahin niya. Yung sobrang nakakabawasit din sa teamfight. Invoker, nasa harapan niya na si Jakiro pero ayaw niya. Oop! Sobrang sulit din yung gem, early gem na nakuha nila. Naiwasan ni Gabi yung pana, tinamahan na ito si KP. Pero basag kagad, kita mo naman, no? Paano ko Dota mo ba ito? Grabe okay. Naman! Sobrang smooth ng galawan ng TNC ngayon. Plus may Corona Spear. Player ko sa Ragnarok yan si Gabi. Kaya lumakas yan. Player. LuponRO.net. Yun oh. Tamang promote pa nga siya. Ayan. All-Star. All-Star, Season 2. Team Nick versus Team Alec. Panalo tayo. Oh, panalo tayo doon, syempre. Oh. Season 3. Season 3, ano? November 10. On November 10. Ebron versus Durant. Ay, grabe! Grabe import niya naman. Ganda naman nun. Grabe yung import. Lebron sa Durant. Team Sir Mike versus Team Eric. Naku po, utahan na. Alam nyo na. Legit yun. Ayun na, alam nyo na, guys. Team Sir Mike team Sir and Mike Team Eric. Versus Team Eric. Ang kung sino kakampi, malalaman nila. Ay, naku. Big announcement yan ah. Alam nyo na, medyo ano yan, all-star yan ah. Magandang bakbakan yun ah. Sir Mike saka Eric, no? Parang, entertainment yun ah. Entertainment nga yan ah. May halong comedy. Eh, malalaman natin yan. All-star pa tawag ah. All-star na nga dito. Pero Arkindra na naman dito makukuha ni Morphling. Wala na. Nahihirapan na rin na makaangat yung Gambit dito. Plus yung combo nila. Wala silang napapatay. Wala. Ang hirap na, parang lahat sila kailangan dumipensa, hindi na sila yung maka-opense eh. Ang maganda pa dito, wala din kasi sila panghuli sa Morphling. Ito yung BKB na ito, wala nang silbi eh. Parang pag na-initiate siya, hindi niya na namapap eh. Ayun na, op. Naka-dewards pa. Maiikot na nila dito. Ang ganda pa ng early gem nila. Ayun na, may nahuli na sa likod. Alperti na maaan yung dalawa.
ng Ice Path. Hoy, Chronosphere ibibigay ba? Nagbigay-bigay agad yung Chronosphere. Si pero Gabi sa likuran, si Gabi. Hinabol ka agad dito yung Invoker. Yun niya alam, mamatay ka agad si Armel and Teams. So Gabi, kailangan niya mag-ingat. Ha? Wala na siya agad siya mga tropa rito. Tatlo na yung namamatay sa side ng TNC. Ooh. Pero nabigyan din itong si Invoker. Pero nag-buy back agad si Teams. Tingnan natin, may magagawa pa si Gabi mag-isa. Oh my God, si Dream. Delegado yung buhay dito. 1v4 mga sir. Biglang dumating dito si Teams. And paano ang gagawin niya dito ng gambit? Mukhang matatalo pa rin yata sila sa clash. Oy, hindi tumama yung picture dito ni Teams. Pero patay pa rin dito yung Axe. And triple kill para kay Gabi kahit mag-isa lang. Hindi pa tapos oh. Oh, oh, Mirana naman. Binigyan din. Oh my God. 1v5 bata, kaya pa rin eh. Ang hirap, wala din nila sila pampatay para kay Morphe. Kinatapos na nga dito ni Gabi. Ay, nag-buyback na, nag-buyback na. Kailangan niya na magbakula na rin siya mana. Okay, easy lang muna. Ito si Gabi. Oo, ang ganda rin na position din ni Gabi. Nandun lang siya sa, dyan o. Dyan na niya siya kanina. Tapos pumosisyon siya sa likod. Hindi siya nadamay ng Chronosphere. And invoker lang talaga yung kanyang dinadali. Para hindi makapagbato agad ng bosset na EMP. Laging may mana din dito. Itong sila, Armel. Team Talong daw, saka Team Itlog. Ako. Diba kamot ulo yon? Kamot itlog. Itlog na pula. Yun. Para daw maiba naman. Para daw maiba naman yung All-Star, sabi ni Kuya Nick. Kala ko si Yomi magaling mag-morph. Mas malupit pala to si Gabi. Gabi yan eh. Mga pro player talaga, malupit mag-morph. May isa pa, si Yaha, nag-morph din yun. Ang galing din mag-morph eh. Marami pang malupit mag-morph. Oo. Talagang diskarte lang din talaga. Oh, lalo na pag may ES morph, yan. So, kahit sa PUBG, may maraming nagmumukhang malakas eh. Dahil sa mga ES morph na combination. Sobrang basic sila. Eh, no? Lana silang pampatay din dito talaga sa morphing eh. Hindi, yung inaasa nilang Chronosphere or Recall, never nila mahuli si Gabi eh. May BKB. And kung mahuli man nila si Gabi, may mga tropa siyang nasa likod. Yes. Kaya kailangan ubusin talaga muna nila yung mga tropa nito si Gabi. Kaso nga lang, pag inubos na nila yun, wala na sila maibigay ngayon dito sa may morphing. Oo, ina-all skill nila dito para kay Armel eh. Parang kailangan yata natin, player's perspective lang dito si Gabi. Ang ganda nung kanyang ginagalaw eh. Oo nga eh. Makikita mo talaga kung paano yung in-improve ni Gabi. And let's see. Oh. Wala na, pinipilit pa rin dito na makapag-form ng gambit eh. Mm-hmm. Abat din, magaling mag-morph. Oo, oh, Sassy 23 Savage, magaling din mag-morph. Sassy 23 Savage. Ikaw, Ulo, magaling ka ba mag-morph? Dati. Pero ngayon, di na talaga. Dati, morph lords talaga ako, guys. Morph lords. Yung first item pa, mag-ano ka muna. Yung Dragon Lance. Pagka Dragon Lance mo, di ka na mamamatay. Ethereal Blade kagad. Ngayon, lang siya, nag-yasha, tapos agad yung sino siya mamatay. Saka yung hiniwalay pa yung morph dati, yung SS mo, kakopya mo isang hero. Kita mo naman. Papasok at lalabas ka lang lagi. Oo. Ngayon, sobrang smooth ng galaw ng TNC, no? Parang malulugi sila ng early game. Pero, alam nila, pag nakuha na yung mga key items, nababalance sila palagi. Makakapag-perm pa rin si Gabi. Yung maganda, doon sa dalawa nilang import, alam nilang mag-adjust. Yes. Hindi sila bida-bida kung kailangan, ganito yung hero ko, carry. Hindi, nag-compliment sila rito na alam nila, Gabi and Armel na to eh. So si KP, tamang balancer lang. Yes. Ano yung kailangan mong item para mag-ano ako? O ano kailangan kong gawin para makatulong ako sa'yo? Yan yung kanyang binubuo. Five, ito, Lotus Orb. And then, nag-ano rin siya rito, nagbibigay rin siya ng space, di ba? And kita mo, paano sila ngayon magko-contest dyan? Ito pa, napakadaming wards. Oo, ito pa ang ganda rin ang ginagawa. Pero wait muna. Munti ko na yan naman yata tumalon. Tsaka na... GG, malapit na. Uy, may makaw pa. Buti pa. Uy, tinamaan ng pana, pero may 4-stop out. At tumalon na kagad dito. Ito si Armel. Gusto bigyan si FNG. FNG delegado rito. One more right click. BKB by Armel. Boom! Pinatay. Sinakal yung dragon at nabigyan doon. 15,000 yung kalamangan dito ng TNC. Pero pwede pa rin i-goal ng TNC yung Rosh. Pinoy, tinamaan naman. Sinalo! Napakabait na bata ni Armel. Pero kita mo naman, maganda rin yung nagiging effective din yung ginagawa ni March eh. Siya yung nambubuli. Kumbaga kahit mamatay siya, okay na. Basta makita niya ng vision or mai-all-in sa kanya lahat ng skill. Oh, another pana. Pero naman si March yung tinamaan.
And Teams, papasok pa siya. May fissure na binigay. Ayan na. Tumalo na rito si Gabi and BKB. Ginamit na rito. Pero, oy! Chrono Spear! Nagagamit ba? Mukhang nagamit niya rito mga siren. Delegado kayo dito si Gabi. Gabi is down! 95 seconds down itong Morphling. And nalap na mali sila ron. KP naman, bye pinap back. Yung ultimate. Buyback by Gabi. Gusto nilang kunin lang itong Roshan. Ayun na na. Walang Chrono. Walang Chrono. Yun yung pinaka-importante dyan. Kaya naman nag-buyback na si Gabi. Pero nagkamali sila ron. Yes, nauna din kasi na pumronta dito ito si Gabi. Na all-in siya eh. Pag nasalo niya lahat ng skill dito ng gamit, it's over na para walang kayang bumakas sa kanya eh. Miski dito ito si Armin. Oo, gusto pa sana kung may S nung Invoker Sunstrike pero hindi niya nakuha yung Roshan. And Aegis, napunta dito kay Gabi. Shoutout ka pala sa 3.1K viewers natin, ha. Sana po, consistent na ganyan. 500 na masusunod. Yung after na viewer. Yung mga after niyan, syempre yung kinabukasan. Mga kinabukasan, shoutout sa inyo. Ito po, live po ito. Pero bukas, hindi na tayo live, ha. Shoutout po sa inyo. Hindi kasi, madaling araw ngayon. Mga nagre-request, hindi namin napanood kahapon. Oo, may trabaho. O kunyari, live ulit tayo. Bukas, ha? Panoorin nyo ulit. Share nyo naman yung stream natin. Oo, yung mga nanonood dyan ng hindi live, share nyo naman yung stream natin. Bukas po ulit, i-re-broadcast natin to. So, make sure na naka-share pa rin kayo dyan. Kasi lalabas yung pangalan dyan rito sa taas, oh. Hoy! Nakakita ka dito yung Invoker. May fissure pa ibibigay. Teams, medyo nalate yung kanyang fissure at nakapag-out na yung Invoker doon. Pero Blade Mail, ginamit. Kaso, favorite talaga ni Gabi. Yung Invoker, pinatay niya kagad dyan sa likuran. Wala, ito lang eh. Yung Faces Board, masyado malayo. FNG yung nabigyan nila dyan. Two heroes down side ng Gambit. Pero every time talaga na makikita niya si... Naku po, aabot na ba? Fissure! Boom! Maliit ang fissure netong si Teams. Hindi ka tulad nung kay Gabi. Oo. Player mo si Gabi, kaya magaling. Sa Rosa. Sa ro.net. Lupon, ro.net. Yan. Sana may bayad yung promotion, no? 100K per week. Wala man lang kami dyan. Okay, tingnan natin. Sa may gitna, magpupush dito yung TNC. Kaya pa ba ng Gambit? Yun ang tanong natin dito, mga sir. Ha? May ages pa. Itong si Armel. Ay, si Armel tuloy. Si Gabi. May agad yung... Ay, may BKB pa rin dito available. Oh, may call. Merong blackmail. Kaso nakapag-strength yung Morphling. Baka mama. Oh my God. Yari yata rito yung... Uy, merong mga Chrono Spear. Apat. Pumasok kaya na sa kaliba. Ayaw pumasok ni Armel. Hindi mabait. Pero patay dito yung Morphling. Nagamit yung Aegis of the Immortal. Yun nga lang. BKB out na. Out na rin muna yung TNC. Alam nila eh, walang buyback si Gabi. Hindi pwede magkasim eh. Plus Delegado, nandun na rin Invoker eh. And 18 seconds pa, yung kanyang morph. So hindi niya makukopia yung Earthshaker. Kaya naman, out na lang muna yung TNC. Pwede siya magpaksila ng farm. Tsaka, ang ganda rin talaga ng ano eh. Pero ngayon, wala nang Chrono Spear available. Oo. Plus, sakto-sakto na yung 110 seconds yan. Hindi siya nagagalim siya dyan. Tsaka yung Faces Boy, dirap na hirap. Kung magpupronta siya, sasaloy niya lahat ng damage dito ni KP. Yung poison, yung mga wards ni KP dito. Sobrang slow bago siya na maka-hit. Kailangan niya talaga map up yung kanyang BKB. Oops, tingnan natin. Nili Rax. Yung target ng TNC, kahit wards lang daw ni KP, okay na. Grabe naman, paunti-unti. Nababasag. Oo, tinalala na kagad dito yung Mirana. Kalahati ang buhay. Pero Armel, kailangan niya mag-back. Oop, hindi. Rax lang kami rito. Nakol! At mamamatay pa dito yung Mirana. Pero may 4 stop out. Hindi yata mamamatay yan. Pwede mag-BKB. Ayan na nga yung kanyang ginawa dyan, mga sir. And Gabi. Oop, ginayo niya rito yung Earthshaker. Mag-back muna sila dyan. Kailangan nila. KP tumatakbo. Walang tinamaan yung pana. And Gabi, sobrang, surviving doon sa ating engagement. Yes, sobrang una din ni Gabi doon kanina. Uy. Kahit pa paano, nakapag may satanic na rin itong si Morphling. No? Isang pindot lang. Puno okay na, puno na kagad. Hindi na rin talaga na makakalaban yung gamit dito. Oh. Sobrang yaman eh. Sobrang grabe. Ang hirap. Paano mo huhulihin si Morphling kapag in-ult-inan mo naman siya ng skill dito? Pero meron pang Armel and also kay Pina na napakasakit. Mapoporce sila na makapagbigay ng BKB eh. Pero shoutout dito kayo nung din ha. Kay Teams na maganda yung kanyang item build. Nag-iundi siya. Alam niyang papasok din ako eh.
Eh malamang, sa malamang, makakronosphere ako. Yes. Eh, tsaka yung sagot niya dyan. Pangunta kay Base Squid. Ayun this. Wala sa kanila ata, nag-yours. Ayun to, nag-yours si Venomancer. Para once na ma-call, itong si Axe, yours mo lang yung Axe, okay na. Plus wala pa rin kasing BKB. Kailangan dito ng gamit is makapag-provide ng BKB. Sobrang sakit ako ng bantay ng TNC boss. Napakalupit ng galawan mo. Yan na. Umpisa na yan ng hunt sa bantay. Yun yung tawag dyan. Hunt sa bantay. Hunter. Hunter of the bantay. Bantay hunter. Bantay bata yata yun eh. Delegado yan ah. Yan, nag-umpisa yun kay Alo. Si Alo po kung sasabihin ng mga sino ba namang nag-a-add sa akin. Ya? Ang nag-plug po nun, si Alo. Pero next item naman ni Gabi is Scuddy. Wala na. Kita mo naman 21k na yung kalamangan ng TNC dito. 14 and 22 na yung score. Ang discarte kasi doon, sabihin nyo, ate pwedeng pa-add para PPM na lang kita dyan sa Facebook mo. Kung mag-extend ako. Isik po siya. Ganun ba yun? Ganun oh, ba yun? Oy, pero bigla naman na-scan nila rito. Ay, kitang-kita nila dito yung Axe mga sir. Pero ayaw nilang umangat. Dito lang daw muna sa bottom lane. Magkabasag kami rito. Ayaw niyong pumunta. Oy, mag-ice pot ka ba boy? Okay, pag ikaw, na-fission ko. Sabi niya, wasak ka. Kailangan siguro si Invoker din kasi hindi na rin ganun na behind na yung item niya. One siya minute. Yung kinakailangan na makapag-provide kahit na hex or kahit na kumamalib, huli na lahat eh. Hindi na lang na mahuli si Gabi eh. And one minute, kailangan nila maging tayo. Para sa Roshan. Para dito rin eh. Para din sa buyback. Buyback. Buyback na itong si ano, ni Gabi. Yan naman ang kailangan inihintay lang eh. Patience lang din talaga yung paglalaro dito ni Gabi. Pero kahit pa paano ah, itong Faceless Void. Sa tonic na rin siya. Nakakahabol-habol pa doon sa farm ng Morphling. All-in din kasi dito yung gamit para sa Faceless Void eh. Mm-hmm. Siya lang lahat na nagpa-farm. Although kita mo naman yung farm dito ng Invoker, hindi siya ganun kayaman. Birthday ng GF ko bukas, pero di ko alam kung invited ako kasi nag-break kami kahapon. Ay naku, medyo ano yan ha, umiwas ka lang ata sa regalo, pre. Pag ganyan, pumasok ka sa catering. Ikaw na lang maghatid ng handa niya. Siyempre, invited ka ron pag nandun ka, di ba? Pero bottom lane, kailangan ma-defend dito ng TNC. Dalawang catapult yung dediretso, kundi mababasag yung tower nila. Lupot naman ang buhay nun, no? Birthday mo was ng girlfriend ko. Iyon this, no? Pero, kita mo yung item din dito na invoker, iyon this. Para, kasi lagi siya tinatalo na ng morphing. Hindi siya ganun kabilis na makombo. Oo, kailangan niya yan. Eh, tingnan natin, ano gagawin dito ng TNC? Wala eh, nasa kanila naman yung momentum eh. Yes. Diba, hindi naman nila kailangan din magmadali, di ba? More, etong Aegis, ito yung pinakakailangan nila. And Heart of Taras, para kay? Armel. Siya nalang tatangkay lahat ng damage. Oo. Dito. Di na nga siya nag-aganims dito mga sir. Yes, di na rin. Taras na lang ako, lagi sabi kasi niya. Siyang walang mana eh. Mm-hmm. So, kailangan niya nalang talaga humit. Last mo pumuronta, kasama dito si Ogre Magi. Plus may kasama ang Bloodlust pa. Sobrang sakit rin kahit pa paano. Pa-scroll nga yung chat. Eh, napashoutout naman dyan from Dubai. Yun, no? Pati sa mga tropa natin. Ayan, no? Kay JR Denke, kay J2, Brian Divina, at kay Ivesai. Yun, no? Shoutout po sa inyo. Ayan, Invoker, no? Farming lang yung kanyang Aeon Disc. Kailangan niya rin bumili. Wala, nagiging passive na rin yung laban natin ngayon eh. O, tinamahan lang. Wala lang talaga. Yung tropa ko, Genoa, nung yung bantay ng shop sa amin, dati kahit pangit, ayun, libre lagi. Load sa RO. O, yun, mga dumi-discarte yun, di ba? Ganun lang yun. Discartehan nyo, yung mga, pag may bisyo kayo, discartehan nyo yung mag-ano sa bisyo nyo. Computer ha, huwag ibang bisyo, yari tayo dyan. Pero wisho yan, di bisho yan. Shoutout Lods! Eric Soriano, shoutout sa'yo pre. Pati kay Meraki, segura. Kay Aaron. Pero ito, nakapag hide sila plus may invisibility. Ito sa likod sila manggagaling. Alam nila, nagka-camp lang dito yung TNC. Pero maganda. And kulang sila rito. Op. Earthshaker sa likuran. Tingnan natin saan sila patungo. Yung dalawang import magkasama palagi, no? Oh, diyan lang lagi sila. Oh, ako muna bababa. Ako muna. Ay, tinamaan ng pana.
Pero wala, wala. Okay, okay, nandito. May vibes, no? Sabi, sabi. Ganda ng position pa dito talaga eh. Agaw pa kasi ng position eh. Mm. Hindi nila i-give up yung position na yan. Diyan na lang talaga kayo makapag-perform sa baba nyo. And yes. Roshan, ayan, silim-silim lang sila sa Roshan. Pero 12 seconds, lalabas na ang iniintay ng TNC. Kasi once na naangata ng gambit yon, madedeward dyan yung vision nila dyan. Plus, pwedeng mas madaling makakakontest yung gambit dun malapit sa rush pit. So, kailangan talaga mas lamang yung TNC dito sa high grounds. Mm-hmm. Tanong nga natin Sir Eric. Sir Eric, sinasadyaman niyo po bang magigantay-bantay? Hehehe. Sinabi, oo, napakahusay niyo po. Yan talaga. Pero, ayan na, speaking of TNC, TNC pa rin next game. Ay, makita-ibang pangan nito. Quincy Crew versus TNC. Yun ang pinakamagandang pagbakal mamaya. Si Sumail lalaro ah. Si Sumail. Mabigyan na yan. Nakakaasar kasi yung Sumail na yan eh. Naku po. Di ba palis-alis ng team? Sige, bigyan na natin yan. Pero ang nabigyan. Si Mirana. Yung Mirana mga sir. Kumulit eh. Yan itong si Dream. Ano kanyang next item? Si CNC kasi may sakit. Kaya si Sumail yung stand-in. Umalis siya sa Quincy Crew eh. No? Pero nag-stand-in siya. Wala, kailangan eh. Oop, meron fissure. Echo Slam! Binigay na nga rito. May detection ba sila? Tingnan natin. Oh my God, walang detection. Masyado pa malayo. Gusto mag-Roshan na lang netong si Morpling. Pero kita mo, sayang. Kung masyadong malapit lang si Gabi. Na. Pero objective na lang din yung kukunin ni Gabi. Kasi mabilisan lang naman yung Roshan sa kanila. Wala, Echo Slam, 90 seconds. Oop, may Sunstrike. Wala na, hindi na rin makukontest ang gabit. Kaya nagagawin na talaga ng gamit yung flow yung ibang lanes para hindi ganun ka, ano, mahihirapan sila kapag tumulak yung TNC. Pero Scotty, napakayaman. Scotty, binili na kagad dito ni Morpling. Yes, pero wala siyang buyback ha. Kailangan niya kahit pa paano makaipon, pera lang naman yung kulang. Pero meron naman siya dito ng AG, so okay lang daw kahit walang buyback. And teams defending itong bottom tower. Bibili lang siya ng travel. Yes. Yun ang kanyang ina-next item. Tingin ko, antayin nila yung cooldown nila ng ano yun. So, lalakas ng loob dito ng gambit. Nakita nila yung Earthshaker na dumipensa sa bottom. Nang pero walang kasi, travel. Pwede siyang bumili. Ngayon pala siya bibili. Kaya ang minamahing games nila ng TNC yan. O tara, tara, go natin dito. Wala pa Earthshaker. Yes. Wala pa rin Echo Slam. Echo Slam. Yun ang gusto nilang ipahiwatig dito sa may gambit. Pero ayun na, nakita na rin si Team Sita. Para kahit na pag-umu, pwede makakopya rin agad si Morbin sa Earthshaker. Let's see. Ayun na. Yung Jump Brothers, tumatalon-talon na. Sino mahuhuli nila? Yung Axe? Yung Axe? Yung... Ay! Hey. Nakabag dagger! Uy, double damage! Bottom lane muna ipa-flow dahil kita mo naman yung big wave. Ito yung kanina pa natin natulak ng gambit eh. Para hindi sila ganun kabilis sa ma-pressure. Pero ang bilis ng discarry ng TNC eh. Talagang dahil sobrang dominate na rin nila yung laban. Mm-hmm. Hindi na makalabas yung gambit. And shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Yes, thank you sa mga nanonood. Maraming salamat stars, po. Kahit madaling araw na, nanonood pa rin kayo. Nagising ang lahat. Oo. Yung iba dyan, gigil na gigil yung mga pangil. Hehe, naku po. Uy! At Mirana? Hindi mapakili, pero yung Mirana. Puntiga na siya ron, ha? Yes. Naka-double damage pa si Gabi, ha? Yan nga, sinulong natin ito ni Gabi. And let's see kung ano na mangyayari, mga sir. Salamat kay Chongkart. Ay, nagbigay ng viewers. Oo. Shoutout si Chongkart dyan. For napakabait viewers. Na tao niyan, si Chongkart. Oo, salamat. Oo, si ano yan. Sana medyo malakas-lakas mo si Chongkart niyan. Tumandaan na rin kasi guys eh. Size of 18. Oo, oo. May call kagad dito, tinan natin. Mayayari yata si Armel pero nakapag ano yan ha. BKB. And meron din kasing out of taras yan. Sa likod naman. Gabi, inisa-isa na sila. Ayan na nga po. Double kill para dito. Pero naku po. Napakagod na Chrono Spear. May kasama pang cataclysm doon. Yun nga lang. Tatlo tinamahan dito ng stun. Neto si Morpling. Patay na naman yung Mirana. Na-dive back po yun mga sir. Si KP lang inamatay. Sa side ng TNC. Si Gabi, and buyback pa po yan. And Gabi, Gabi, Gabi. Sino pa ang gusto niyong patayin? Sabi niya rito. Sige, suntukan tayo. Ay, walang bash. Namatay. Ito si Dream. Oh my God. Nag-buyback na rin po. Pero tingnan natin ang gandang dodge. Echo Slam by Tims. Ubos, pati pang tubos. Gapit. Uy, wala na silang magawa rito. Uy, bigla pumasok pa dito si Tim. Ay, siya. Armel. Pinatalon ng pinatalon. Pero Gabi, natis arm. Okay lang daw. GG. And ultra kill para dito kay Gabi. GG, tinawag na. TNC is doing it. Yung inaasahan nila na Chrono Spear.
Nag-chronosphere nga siya, napakaganda. Pero yung hit niya, itong si Tiny na may Heart of the Rust, sobrang tagal niya bago patayin. Ang ganda na position din ni Morphling yung pag-jump in sa back, sa backline. Patay agad si Mirana, inisa-isa niya yung sobrang lambot hindi, na ang bilis na makombo. Oh, hindi nakapag-rampage siya dun si Gabi, pero napakaganda performance again sa kanyang Morphling. Basta Earthshaker Morphling, lista mo na. Panalo yung TNC. Ang hirap, wala pang siguro mga playoffs, ayan, machi-check na yan ng ibang team. Pero sa ngayon, napakahirap kahit sa pub game, napakahirap talunin ng ESN Morph. So tsaka, sa tingin ko, kailangan iba na nila rito yung Morphling or kaya ES, no? Para kasi kahit iban mo yung gantong combo ng TNC, sobrang dami ng hero pool ng TNC ngayon. Mm-hmm. Kahit iban mo to, mayroon silang set of heroes ulit na kaya na bigyan or talunin kayo ng ganun kabilis. Grabe nga yung manta dodge ni Gabi nung sa call nung Axe, no? Sa call, palagi na niya namamanta dodge. And shoutout din po sa mga supporter natin dyan, saka sa paborito, yung mga viewer natin dyan, no? Si Nico Nazario, lagi nanonood dyan. Oo, sobra. Napakasipag ng tao na yan, nanonood tsaka lagi yan. Tsaka supporter badge din, no? Gutom ka ba? Gutom ka ba? Oo, nagugutom ako. Sana may pagkain na ulit, no? Katulad kahapon. Kanina umaga meron eh, no? So, sana meron ulit. So, shoutout po doon sa pinakapaborito naming viewer dyan, Nico Nazario. And sa mga supporter din namin dyan, yan, marami salamat po. Pero huwag kayo alis, guys, yun. Ha? Meron dahil pa tayo. Game number 2 at up next na laban natin, TNC pa rin. Mm-hmm. Inyutab nyo lang. Inyutab nyo lang. Huwag nyo lang kayo. Huwag nyo lang i-ex, mga sir. Babalik tayo kagad. Game number 2 ng Gambit and TNC. Pagka-drop na pagka-drop, go na kagad tayo. Magbabalik po kami, mga sir. Almost a year. Ako almost a year.